pwede pala to. Parang ngayon lang to nangyari na may ganitong pagtitipon, anong tawag? Get together dinner sa bahay ng Pangulo. Executive, ang Pangulo, at syempre, yung legislative ay nakikita natin na may unity. Diba? Separate body dapat sila. Anyway, ano bang alam natin dyan? Pero yun nga, nakikita ko, wala pa talagang delikadesa at sasabihin na itong mga ito na wala daw yung dalawa na senador, si Ontiveros at si Pimentel. Wala po talaga dahil nag-iisip ng matuwid yung mga yon, may dangal. Diba? Muntakin niyo yung mga senador nasa isang table with the president for dinner. Eh kung sana public function yan, siguro wala namang problema. Pero private, anong pinag-usapan? At para saan? Pagpapalakas ba to? Ano to? Isang body na lang ang upper house at saka ang executive branch? Yun ba yan? Diyos ko po. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos? Liza ba or Liza? Kasama ang mga senador, nagkaroon ng isang get-together dinner sa bahay Pangulo kagabi, August 2, 2023. Anyway, medyo matagal na. Nagpasalamat ang mga senador sa pagkakataon na makabisita at makakwentuhan habang naghahapunan ang Pangulong Marcos. Yun. Yun pala yun. Ay paano kaya kung ang Pangulong Marcos naman or ang executive naman ang nagpatawag sa mga mahistrado? Dahil another, yun yung iba pang or isa pang branch ng gobyerno. Ano yun? Bakit? Diyos ko po. Meron ding pagkakataon na ipinatawag naman netong si Mrs. President, ang mga historians. Ha? Bakit? Ano bang intensyon? Anong pinag-uusapan? Ano meron? Por Diyos por Santo, ang sarap daw ng pagkain, sabi ng isang netizen. Pero bilihin, nagtataasan. Sarap buhay netong mga to. Okay? Sarap buhay ng mga politiko sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil walang full disclosure policy. Alright. At yun nga, wala daw nga si Risa Ontiveros at yung isa pa, si Pimentel. Dahil uulit-ulitin ko, sila po ay matuwid. Sila po ay hindi pahahawak sa liig ng Jose naman. At bakit kasi, di ba, magkahiwalay naman na branch yan. Pero bakit nakikita natin sa mga private function na sila ay nagtitipon-tipon, hindi talaga kaaya-ayang tignan. Di ba?